Lago na sa Best Entertainment Website sa katatapos na 11th Philippine Web Awards. www.abs-cbn.com. Thank you so much, kapamilya! Ayun. Sa reaction mo, si Jomie ang nanalo? Reaction kay Jomie at si Jomie nanalo. Masaya ako para kay Jomie, syempre. Nakuha niya yung prize. So, syempre, kailangan kong... Hindi, totoo. Walang halong intriga. Kasi kami magkakasama, puro kami magkakaibigan. Syempre, kung sino mananalo sa dulo, nung una, hindi namin alam kung sino mananalo sa dulo, kailangan maging masaya kami para sa kanya. Masaya ako para sa nanalo, syempre. Gusto ko ako manalo nung una, pero wala na ako dun. So, kung sinong nanalo, masaya ako para sa kanya. Kaya congratulations, Jomie, ikaw nakakuha ng prize. Issue pa ba sa'yo na ang nanalo ay yung mahigpit mo katong galing? Ay, hindi. Issue sa akin, Kasi nung andun naman ako, ang kalaban ko talaga sarili ko. Every time na naglalaro ako, inahamon ko yung sarili ko para maging mabilis. Hindi ko iniintindi yung mga nakapaligid sa akin. Pero pinansin ko, inanalyze ko yung sarili ko talaga. Dumagdag sa pressure yung pinagtutulungan ako. Na kakaiba, syempre, nung una okay lang, pero habang tumatagal pinagtutulungan ka, ganun talaga, dadagdag sa pressure. Kaya siguro pressured ako magmadali noon na talunin yung apat. Pero yun, ganun talaga. Controversy ngayon kasi parang marami parang hindi makatanggap nung pagkaalis mo. Mm-hmm. Parang sinasabi na dapat daw ikaw yung nanalo sa stunt ni Jana. And si Jana kasi tinulungan daw sa paghukay ng stunt. Ano masasabi mo doon? Nung andun kasi kami, hindi ko rin napanood kung paano nilaro ni Jana yung stunt. Hindi ko napanood yung sinasabi nilang tinulungan. Actually, episode di ko rin napanood. Kasi nung time na yun, medyo ayokong panoorin kasi baka bumalik sa akin yung lungkot. Napanood ko yung part na naot ako, so nalungkot ako ulit. Na-disappoint na naman ako sa sarili ko kasi nung time na yun talaga, iba yung gigil ako manalo. Tapos yung disappointment, iniwasan ko na. Pero ayun na yun eh. Natalo ko, kalaban ko yung sarili ko. So nung yun, hindi na nangyari. Pinapanood mo yung final car stunt. Sa tingin mo, parang kung ikaw yung nandun, parang... Yung final car stunt, pinapanood ko, hindi ko rin masabi. Pero nung first time na nakita ko na tumayo yung kotse ni Jomie, siguro halos di ko na kailangan mapanood yung kasunod. Kasi nasabi ko na kagad na siya, kanya talaga. Kasi tumayo yung kotse, tumayo siya sa gulong niya. I mean, tumambling, tapos tumayo sa gulong niya, tapos umandar siya ng tuloy-tuloy. Parang yung palang sign na uy, kanya talaga yung prize, kanya talaga ibibigay. Mahaba nung tinakbo ko doon, pero sobrang sarap naman kasi hindi ko ni-expect na dadami yung supporters ko eh. Dadami yung susuporta sa akin. Sobrang thankful ako dun sa mga supporters. Pero syempre, nag-sorry pa rin ako kasi marami ko na-disappoint. Marami nainis sa'yo. Marami, yun nga eh. Dami ko na-disappoint kasi yung iba nga daw, lumaban ang pustahan, ganun-ganun. Pero natalo dahil nga nag-root sa akin. Pero hindi ko sinasadya, binigay ko talaga lahat ng kaya ko ibigay. Naipit ako. Alam ko, medyo mabilis ako nung lumabas ako, kaso naipit ko, hindi ko na-anticipate na pwede ko maipit. Pero, na-frustrate ako nung time na naipit ako, lalo tuloy nag-tall in sa akin yung pressure, kaya lalong nawala ako sa diskarte. Message mo na sa mga taong nagsasabing, manalo, matalo, ikaw pa rin ang important participant sa puso nila. Ang message ko sa lahat ng sumuport sa akin, sa mga super friends, super girls, Manuelisters, Team Manuel, maraming salamat sa inyo. Pati dun sa mga nanonood, mga TFC, mga kababayan ko, Nueva Ecija, maraming salamat sa inyo lahat. Sa ABS-CBN.com, syempre, maraming salamat sa inyo. Ito ako ngayon. Sa ABS-CBN, sa staff ng Pinoy Fear Factor, syempre, unit ni Direk Loren, maraming salamat sa inyo. Kay Mama Maru, Miss Binet, thank you. Mahal ko kayo lahat. Parang mahal ko kayo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat talaga. Thank you, Manuel. Thank you.